Masayang nagtipon sa isang praise program ang mga miyembro ng lokal na simbahang Adventista sa Chaong, Quezon. Kasama ang Sampaga Worship Group, kanilang ipinagpasalamat ang kasaganahang tinanggap nung nagdaang taon at ibinahagi ang mga ito sa kanilang mga cared friends. Si Bill Anthony de los Santos para sa Balitang May Pag-asa. Isang taong napuno ng saya, lungkot, pagsamba, papuri at walang hanggang biyaya ng Panginoon. Victorious! Iyan ang naging tema sa pagsamba ng Chaong SDA Church at Sampaga Worship Congregation sa ginanap na Local Praise Program. Dito, dinala ng bawat miyembro ang kanilang mga ani, produkto at ibang mga naisibahagi upang ipakita ang kasaganahan, pasasalamat, pag-ibig at pagpapalang natanggap mula sa Panginoon. Ang programang ito ay pinaunlakan ni Pastor Arnelio Gabin na siyang nagbigay ng tinapay ng buhay na mas lalong nagpalakas sa pananampalataya ng bawat masugid na nakinig. Nang matapos ang ikalawang serbisyo, ay masayang ibinahagi ang mga dalang Thanksgiving offering ng bawat isa. Kinahapunan, isang mini-concert sa pangunguna ng mga kabataan ang nagsilbing harana sa mga kapatirang inimbitahan mula sa Lapidsville. Binigyan ang bawat representative ng kanya-kanyang pamilya ng munting regalong maaari nilang pagsalu-saluhan. Nagkaroon din ng gift-giving sa Bula, Chaong, Quezon na pinangunahan ng mga kapatiran. Sa kabuuan, may 83 na pamilya ang nabigyan ng regalo mula sa Panginoon. Natapos ang araw ng Sabadong ito na puno ng ngiti ang labi ng bawat isa dahil sa mga mensahe ng awit na narinig. Gayon na rin ang saya sa pumigay ng biyaya ng Panginoon. Nang sumunod na araw ay pinagpatuloy ang gift-giving sa Barangay Poblasyon at Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon. Dito ay may 20 pamilya ang sharing na bahagian ng biyaya ng Panginoon. Ang pagtatapos ng taong ito ay isa lamang patunay na tayo ay mayroong makapangyarihang Diyos na siyang gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa. Tunay na ang pag-ibig lamang ng Diyos ang kailan may hindi magwawakas. Nagahatid ng Balitang May Pag-asa, Bill Anthony de los Santos para sa Hope Today and PUC News.